Alright, so what's up mga kawangis? Muli tayo ay nagbabalik dito sa ating vlog mga kawangis. Medyo nawala tayo ng mga vlog nung nakaraan dahil busy tayo. So ngayon kawangis ay itutuloy na natin yung mga vlog natin na hindi natapos. Ano? So, alright mga kawangis, mayroon ulit tayong i-unbox dito mga kawangis na kung saan itong nabili kong item mga kawangis ay wireless transmitter guitar para sa gitara. So ito yung kanyang model mga kawangis. Bell, ano siya? Chinese. Nakalagay rito A8-1. No? Pero ang nakalagay naman dito sa kanyang transmitter ay ibang pangalan. So, bali yung laman nitong box mga kawangis ay ito, yung kanyang laman. So, yan, ilalabas na natin. Meron siyang, bali tatlong item ang laman nito mga kawangis. Ayan. So, itabi natin to mga kawangis. Alright. Bali ito siya mga kawangis. Oh. Ito yung kanyang wireless transmitter o receiver guitar. Yan. Yan siya. Ang tatak niya mga kawangis ay Moose Lady. No? Moose Lady or Mass Lady. Hindi ko ano. Moose Lady ang tatak niya. Ito yung kanyang transmitter. Yan. Yung transmitter niya mga kawangis, meron siyang drawing na gitara. O gitara. Meron siyang drawing na gitara. Ito yung kanyang transmitter. Ibig sabihin, ito yung nakakonect sa gitara. At ito namang isa ay para sa amplifier or mixer or guitar effects. Ito yung kanyang receiver. Ayan. Alright. So, yung pangatlong item mga kawangis ay yung kanyang cable para sa charging. Ayan. Yung USB niya, meron siyang dalawang output na micro, no, USB, yan. So, ang purpose nito para once na mag-charge tayo, ay sabay siyang i-charge, no? So, maganda. Dahil sabay. Alright, so dito mga kawangis, ay meron siyang switch at saka button. Dito naman sa kabila, yung tabitan ng kanyang charger USB. Paras lang sila mga kawangis. Ito yung button, switch para sa power on at saka yung button para sa channel. Dito naman yung kanyang USB para sa charging port. Bali ito mga kawangis ay meron siyang apat na channel. No, channel frequency para ma-connect mo ito. Bali, papower on ko siya mga kawangis. Ayan, napower on na natin. Meron siyang ilaw na red and green. Ito yung sa transmitter. Transmitter ito. Dito naman sa kabila, ayan. Meron siyang dalawang green. Ito yung receiver natin. Ibig sabihin, kapag dalawang green yan, ibig sabihin ay nakakonect na siya mga kawangis. Connected siya. No, kailangan yung para malaman mo kung connected siya, dapat yung lahat ng ilaw nito ay naka-on. So once na hindi siya naka-connect, yung isang ilaw ay naka-off, no? For example, ilipat ko ito ng channel. Yan, ilipat ko ng channel. Namatay yung isang ilaw niya. So ibig sabihin not connected. I-press ko uli. Yan, nag-blink siya. Isa pa rin yung kanyang ilaw, no, dito sa transmitter. So pangalawa na siya. Ito yung pangatlo. So hindi pa rin connected. No, kasi hindi nakailaw yung isa, dapat sabay na ilaw. Ito yung pang-apat. So ayan, nag-blink siya and then sabay na silang nakailaw. Ibig sabihin connected na siya. Connected. Alright, so ngayon mga kawangis ay iti-testing natin siya mga kawangis sa ating electric guitar. So i-power off ko muna siya. Power off. Power off. Alright, so ngayon i-connect natin itong receiver natin sa guitar effects. No? Alright, so dito ko siya i-connect sa ilalim mga kawangis. So ipapakita ko rin sa inyo
gamit itong isang camera natin. Kawangis, ito yung ating guitar effects. At i-connect natin siya, mga kawangis, dito sa pinaka guitar input niya. Ito yung kanyang guitar input. Yan. Alright. So yan, nag-power on na yung ano natin, guitar effects, and then pa-power on na rin natin dito. Alright, so yan, umilo na siya, mga kawangis. Alright, so ito naman, mga kawangis, itong transmitter natin, ano, ay i-connect natin sa ating gitara. Connect natin. Then, power on natin, mga kawangis. Ayan. Red and green. So, naka-on na siya, mga kawangis. And then, dito naman sa baba, check natin. Dapat mag dalawang green yung ilaw niya. So, yan, mga kawangis, naka double green na yung lights. So, ibig sabihin, connected na siya. Alright, so mga kawangis, bali yung gitara natin ay naka-connect dito sa ating Focusrite. Ayan, yan yung ating Focusrite. Ito yung para sa microphone, mga kawangis. Ayan, makikita nyo may green siya, no? May ilaw yung green. Ito yung sa gitara natin. So, itry natin na patunugin, mga kawangis. Hindi pa pala naka-volume. Taas natin ng konti ang volume, mga kawangis. Yun. Hello. So, yung ginagamit natin na recording, mga kawangis, ay Ableton. Yung Focusrite natin ay nakakonect sa Ableton. So, yan yung Ableton natin, mga kawangis. So, mapapansin nyo rito ay habang nagsasalita tayo, mga kawangis, ayan, ito yung kanyang sound waves, no? Yan, nakikita nyo. So, dito sa taas, mga kawangis, nandyan yung guitar. So, patunugin natin yung gitara, mga kawangis. Ayan, yan yung sa gitara natin. Alright, so okay yung ano natin, mga kawangis, yung ating wireless, no? Gumagana siya. Wala namang delay, ano? Alright. So yan, mga kawangis, naka-wireless na tayo. Ang kagandahan nito, mga kawangis, kapag tumutugtog tayo, ay kahit umalis tayo sa ating pwesto, no, maririnig pa rin yung gitara natin kasi wireless yung ginagamit natin, mga kawangis. So, ganda. Di ba tayo distorted? So, tingnan natin yung mga setup natin. Kung may umiilaw na red. Okay naman. Ito yung kanyang clean, mga kawangis. Pwede. Pwede siya, mga kawangis. Maganda. Okay. Volume pa nga natin ng konti. Thank you.
malakas to. Alright, so ngayon mga kawangis ay maglo-loop tayo. Gawa tayo ng loop mga kawangis. Looping. Looping ba tawag doon? Yung guitar na naglo-loop yung ganyan tunog. Di ba looping yun? So try natin. Ito yung ano, Waymaker. Alright, so yan mga kawangis, nakagawa na tayo ng looping. Bali itong looping na to ay apat na chords lang mga kawangis. Ito ay C, G, D, and then E minor. No? So apat lang na chords siya. Ito yung ano, Waymaker. So ngayon mga kawangis, papatungan natin siya, maglilid tayo ng konti. So yan mga kawangis, ito yung testing natin dito, o review pala, review dito sa ating wireless guitar. So yan mga kawangis, wala na tayong cable, maganda, pwede na tayong gumalaw-galaw. Alright, so siguro hanggang dito na lang mga kawangis. So yan, nakita nyo kung paano natin ginamit yung ating wireless microphone na nabili natin. So far okay naman siya. So ang ano ko na lang dito mga kawangis, dapat tumagal siya ng mga 4 or 6 hours para maganda, di ba? Maganda yung tugtugan. So hanggang sa muli mga kawangis, magkita-kita na lang ulit tayo sa next video. So, mabuhay po kayo. God bless po sa inyo lahat. Peace!